pagpalang araw guys. So another basic pointers pa rin tayo na tutorial. Maiksing video lang guys. Small tip lang para makuha nyo yung sistema ng mga problema ng sakit ng Ford. Especially sa Ford Focus. So makikita nyo ngayon dito sa harapan ko, na-open na talaga yan. So dinala dito, hinila na to, hindi na umandar. And then ang problema is ayun na mag-start. So nagkakaroon ng problema sa kanyang electrical system, wala nang dumadaloy na ground mula sa ECM papunta doon sa ano niya, sa mechanism ng kanyang tawag niyan na starter. Okay, so chinek ko na yan, check ko na yung ano guys, meron akong full video niyan. So ito, ituturo ko sa inyo yung paano kung wala kang scanner, paano niyo malalaman yung tawag niyan, yung blink, magitan ng blink, mabibilang niyo yung tawag niyan kung ilang number of blinking para malaman niyo yung code kung paano niya babasahin. Okay, so tara, start, simulan natin guys. Okay, so nandito ko ngayon sa sakyan guys, wala akong nalang scanner, gabi na. So kita niyo naman talagang tinaddad ko na ng ano yan, test yan. Ngayon pa bakit ituturo ko sa inyo yung basic pointers kung paano malalaman yung kanyang code na wala kang scanner na gamit. So ito yung hinila na to dito guys, ang kwento to, hinila na to. So makikita mo agad dito na ito yung original niya, putol. So ngayon sinalpak ka ng bagong susi. So problema pag salpak, ayaw na mandar kasi nga hindi sa kanya yan. Ayan. So ngayon i-start natin, basic pointers pa rin, kung mag-start kayo makikita nito nag-blink yan. So pag inon mo yan, ang mangyayari niya sa kulay red na yan, mag-blink. Lalakas yung blinking yan. Tingnan nyo. Pag maglakas yung blinking, ibig sabihin, aantayin natin yung ilang minutes niya bago siya mawala. Pag nawala na siya, and then, yun na ang start ng reading. Okay? So, start natin ngayon. On. Kita mo, mag-on siya. Yan. So, blink lang ng blink yan, guys. Hanggang matapos yan. So, ang gagawin mo niyan is, aantayin mo na mawala yan. Okay? So pag wala niyan, magbibilang ka na ngayon. Medyo may katagalan nga lang. So doon mo malalaman na ibig sabihin, ang tawag niyan is security lock yan ng Ford. Late na, well, mga 1996 to until now. So yung Ford may tinatawag na PATS o passive anti-thief system. Okay, so ito yung mga security lock ng Ford. So habang nagre-reading siya, so antayin natin. Antayin nyo talaga yan guys, kung paano yan mawawala. Pag wasa nawala na yan, blink nya, dyan ka na mag-start mag-counting. Okay, so basic lang to guys. At least makuha nyo lang yung format. Meron akong full video nito kung paano ko siya tinira. Gumamit ako ng scanner. Pero ito, manumakan ako ito, yung nawala na. So bilang na tayo. 1. So yan, start. 1, 2, 3. 3. So start ulit. 1 1 2 3. Okay, so start ulit. 1 1 2 3. So ibig sabihin, ano siya, 1 is to 3. So yun ang counting niya. So dun yung malalaman ngayon ano yung code. So i-research mo ngayon guys, makikita nyo sa video na to. Ipopost ko yung ano, yung code nyan. So 1 is to 3, ano yan siya. Yung kanyang patch key hindi naka ano sa kanya, nakaangkop. Okay, so bakit hindi angkop sa kanya? Kasi ang nangyari nito guys, ganito, i-off ko na siya. Yung susi, ito yung original. Ngayon nabali yung original, kita nyo. Pagkabali ng original, meron to siyang ano dito, may maliit siya na chip sa loob. Ngayon yung sinaksak na susi, ito na yung kanyang tawag niyan, yung duplicate. So ang problema sa duplicate, wala siyang transponder dito, wala siyang chip na sa loob. So kaya nangyari, naglalock na siya. Tingnan mo, saksak ko, hindi yan siya mag-start guys. And on, i-start ko, tingnan mo, wala, diba? Ngayon pag on mo ulit, mag-lock na, ayaw na mag-start. So ibig sabihin, nag-lock na siya. Yan ang gamit ng patch o passive anti-thief system. Okay? So anong gagawin? So ang gagawin nito is yung susi nito guys.
kailangan makita yung original na susi nito. Kasi meron yan chip doon. Okay, so yun ang problema nito ngayon. Kasi hinila na to yung may-ari ang makasagot ito. Ito, basic pointers lang ito para atis may idea yung mga unit owner na yung mga susi nyo po, especially sa Ford, huwag ingatan nyo pong naka-attach talaga yung ano dyan, yung chip. Kasi pag yan ang mahirapan talaga. Okay? So, talagang mahirapan yung mekaniko, especially yung unit owner. So, ito, ano lang ito, guide lang ito, pero kailangan may chip. So, yun ang mangyari, especially sa mga baguhan, mga nag-aaral pala magmekaniko. So, yun ang mga dapat yung ingatan nito. Okay, ano. So, at least nakita natin ang ano, ang tawag niyan, yung code, kung paano siya babasahin yung kanyang code na yan. Okay, so 1:3 ang ano niyan is hindi sa kanya yung ano, hindi correspondent sa kanya yung ACMA, sa kanya yung kanyang ano, patch key. So hindi ito kinikilala ni Ford Focus nga ito yung susi niya, kaya hindi siya ano, hindi siya mag-start. Yun ang problema niya. Okay? So at least meron kayo kahit simple nga basic pointers tutorial, guys, kung paano siya ma-address o paano niyo malalaman kung mga ganito nga sistema sa mga parts. Okay? So, sige, yun lang. Maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye and God bless. See you.